So guys, welcome back again dito sa aking munting channel. So ako po ulit, si Register. So guys, ngayon po ang ating gagawin ay isang grass cutter. So ito yung GX35 ng ating Honda. So ang problema po ng grass cutter na ito guys is namamatay. Tapos mahirap na siyang buhayin. So lumalambot yung kanyang hilahan, kumbaga yung kanyang starter. So makamakita nyo guys dun sa ating, sa unahan ng ating video. So yun na po yung ating finished product. So ito naman guys ay ituturo sa inyo yung ating overhauling. So yung pagkakalas. So gagamit lang po tayo ng 4mm na Allen wrench. Tapos 8mm na T-wrench para po sa kanyang takip. And then meron siyang 4mm din na tornilyo para makalas niya yung ating carburetor, yung cover. Tapos meron siyang 8mm na nut na nakalagay dun sa rad ng kanyang carburetor. So dalawa yan. So pag nakalas niyo yan, makakalas niyo na yung ating carburetor. So yan yung cover. Tapos yung ating carburetor. So ito pong ating engine nito is 4-stroke engine. So meron po siyang pan belt. Meron din siyang valve, dalawa. Tapos guys yan, pag nakalas niyo yung ating carb, yun pong ating gasket. So yung ating gasket guys, meron niyang baliktaran. Tapos i-drain niyo yung ating langis. So 100 ml lang po ang langis ng ating grass cutter. So GX35 Honda, 4-stroke po yan guys. Tapos guys, tanggalin nyo yung ating tornilyo ng cover ng starter. Tatlo siya. Tapos meron siyang dalawa sa ilalim. 4mm din yan guys. And then makakalas nyo na yung ating fuel tank kasama yung ating starter. So yung starter guys, huwag nyo nang kakalasin yan. Dahil napakahirap pong ibalik. And then after nyan guys, para hindi nyo makalimutan or magkabaliktad, ibalik nyo yung ating tornilyo para hindi na kayo malito. So ibalik nyo lang ulit sa kanyang pinaglalagyan. The next, sunod nyo yung ating ignition coil. So meron naman siyang mas maliit sa 4mm. So parang ano lang yan, 2mm or 3mm na Allen wrench. So dalawa lang po yan guys. Tapos, ibalik niyo ulit dun sa kanyang pinapag-tornilyuhan. And then guys, ayan, pinas-forward ko na. So, meron siyang dalawang tornilyo sa cover po ng ating exhaust. So, yung kanyang tambutso. Kakalasin niyo yan guys para makalas niyo yung ating tambutso. Tapos, yun namang ating exhaust is meron siyang 8mm na nut. So, pag nakalas nyo yan, makakalas nyo na yung ating tambutso. So, ito yun naman guys, napakalit na ng tambutso ng ating GX35 Honda Grass Cutter. So, ito po guys, mayroon din siyang timing. So, part 1 pa lang po ito guys, yung pagkakalas pa lang. So, yung part 2, abangan nyo po yun guys. And then, kakalasin nyo yung cover ng ating lining. So meron siyang tatlong tornilyo. Ano rin yan guys, 4mm. So pag nakalas nyo yan, makakalas nyo na yung ating clutch lining. So meron din po siyang clutch lining. So tatlo lang po yung kanyang tornilyo. So yun naman guys, ay napakadali lang kalasin. So kayang-kaya nyo kalasin yan. Kung kaya po may mga mower sa inyong bahay, tapos namamalya na, eto na po yun guys, papakita ko sa inyo. So ito naman yung pagbabaklas pa lang. Sa part 2, yung naging problema ng ating mower. And then meron siyang dalawang tornilyo sa takip ng cylinder head. So 4mm pa rin po ang sukat ng ating tornilyo. Tapos guys, meron siyang gasket sa ilalim. So ingatan nyo, huwag masira yung ating gasket.
dahil napakahirap pong maghanap po ng gasket niyan. So yun naman guys ay napakatibay, hindi siya basta-basta nagli-leak. Yan guys, kung mapapansin nyo, mayroon din siyang dalawang valve, intake at exhaust. So mayroon din po siyang timing. Pwede nyo rin po siyang i-adjust. Ang valve clearance po niya is 10mm intake at exhaust. So 0.10mm. So parehas po yan, both exhaust and intake. Yan po yung kanyang timing mark ng ating timing gear. So ibig sabihin po niyan is nakatap dead na po siya. Tapos yan, kalsin doon sa kabilang side, sa may ano natin, carb, kakalsin nyo yung cover. So pag nakalsin nyo yung tornilyo, sisikutin nyo lang po yan. So pagkasikwat, yan, makakalas nyo na po agad yan. Tapos guys, yung cover po ng ating sa may tapat ng carb, meron po siyang o-ring sa likod. So kung siya ay flat na or naputol na, yan, pwede na natin siyang palitan. So napakalilit lang po ng pyesa niyan. Tapos yung pong tornilyo ng kanyang lining is 17mm. So kakalasin nyo lang po yan. Meron po siyang special washer sa likod. Diyan sa unahan na ang tornilyo. So para po siyang yung washer ng kampalwer ng TMX125. Tapos sa likod guys, meron siyang makapal na washer. So huwag nyo kakalimutan niya pag nagkakalas kayo. Lagi nyong tatandaan yung ating mga kinakalas. So, papakita ko sa inyo guys yan. Meron siyang washer sa una. So yun yung parang special washer. Tapos dalawang makapal sa likod. Tapos 12mm. Yung sukat ng nut ng kanyang magneto. Tapos yun guys, ibabalik nyo lang yung nut. So kailangan pantay lang dun sa kanyang ano, thread para hindi masira. Tapos pokpok lang guys, makakalas nyo na. Tapos yan guys, pag nakalas na natin yung ating magneto, so wala na yung mga sagabal, meron din siyang 4mm sa ilalim na tornilyo. So alin din yan guys is anin na piraso. So yung apat po ay magkakaparehas ang sukat sa, so medyo mahaba. Tapos yung dalawa naman guys is maikli lang. So, hindi, kailangan nyo lang yan tandaan. Yan guys, mayroon siyang 6 na tornilyo. So, allen bolt din yan. 4mm po ang sukat. And then, pukpuk lang po ng konti. So, gamit tayo ng rubber mallet, yung rubber hammer. So, para hindi mabasag yung kanyang crankcase. Tapos yan guys, yun na yung kanyang kabo yung loob. So makikita nyo, napakaliit lang. Tapos tanggalin nyo yung breather hose. So sa ilalim po nyan, meron siyang cut-off valve. So yan po yung nagpuputol nung supply. Tapos guys, yan yung pinaka-pin nung ating timing gear. So hihilahin nyo lang. Meron po siya sa kabilang butas. So kung hindi siya umultaw, pwede nyo siyang sundutin. So yun naman guys, ay napakadali lang kalasin. Tapos, ihiwalay nyo yung kanyang pan belt, o yung drive belt niya. Tapos yun po yung kanyang timing gear. Meron siyang cam lobe. Tapos meron po siyang decompression mechanism. Yan, para din po siya sa mga motor. Meron siyang decompression mechanism. Yan po yung nagpipigil ng pressure ng ating starter. So guys, yan. Hihilahin nyo lang yung ating sigunyal. So nakakabit na po yung kanyang piston dyan. So yung kanya naman block is hindi po siya naihihiwalay. So yan guys, ito nyo naman. Napakaliit lang. So yung kanyang piston is ice pa. Piston ring ice pa rin. Tapos yan yung kanyang pinakasabitan ng starter. So yan po yung kabuuan kung paano siya kalasin. So guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, so huwag mong kalimutan mag-subscribe. Hit me yung notification bell. Para once na nag-upload ako ng video about sa motor at sa mga power product, so lagi po kayong updated.
So, ito naman guys, part 1 pa lang. So, abangan nyo po yung part 2. Paano kalasin yung ating valve, yung ating spring ng valve. So, tuturo ko po din sa inyo guys, no? So guys, maraming salamat. Salamat sa inyong panonood. Ride safe. God bless always. And more power sa inyong lahat guys. Road to 1K na po tayo guys. Maraming salamat po sa suporta.